Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video guys, nagawa tayo ng special turon. Turon ang gagawin natin today. Welcome sa ating munting kusina. Ito po yung mga kailangan natin sa paggawa ng turon. Siyempre kailangan natin ng saging. So ayan guys, ang mga kailangan natin sa paggawa ng special na turon. Bakit siya special? Kasi complete yung kanyang ingredients. At syempre, importante sa lahat, nandito yung ating banana, yung ating saging. And then, maglalagay po ako ng ripe na langka, jackfruit. Then, siyempre, kailangan natin yung wrapper and brown sugar. Maglalagay ako ng cheese. At sya, ang ating gagamiting pandikit ay ang tinunaw na cornstarch. Yan guys, umpisahan na po natin yung ating paggawa ng turon. Una muna guys, mabalatan natin yung ating saging. Sobrang laki ng saging na to guys. Since masyado siyang malaki, yung ating saging, hakiin natin siya sa gitna. Pag pangkain nyo lang, okay lang na hindi nyo preferin. Pero pag pang business guys, siguro mas preferred natin yung smaller size na banana. Kasi ito gagawin po natin siya as our merienda. Sobrang laking bisag. Aside na natin. Actually guys, my sister in the province, ginagamit po nila ito. Ginagamit po nila itong balat ng saging as a patty sa mga burger. This is a natural burger. Kaya lang, expert ko yung sister ko doon. Kapag di ko masyado marunong. So ngayon, susuot na tayo ng gloves. For business purposes guys, pwede nyo naman talaga hatiin yung saging para mas marami kayong magagawa. Kasi ang mahal ng mga ingredients for today's generation guys. And super mahal po ng saging. Ito is just 4 pesos. Ay 4 pieces lang siya. Pero nabili ko na siya ng almost 60 pesos. Pero malalaki na mo siya. So, babalot na tayo. Una muna, ilalagay ko muna yung natin siya ng rampa.
bakit tayo naglagay ng brown sugar? Kasi hindi na po tayo maglalagay ng sugar outside ng ating rubber. Ito naman yung gagamitin nating particle. Cornstarch lang siya. Tinunaw. Mas madikit kasi yung cornstarch. Tapos ito bilang natin. You just repeat the same procedure hanggang sa matapos tayo. Ganun lang guys, napakadali ng ating luto ngayong araw na. Very simple. By the way pala guys, habang tayo ay nagbabalot, syempre, shout out na po natin yung ating mga friends. Okay. Shout out pala sa lahat ng mga Team Canada. Saka, syempre, sa aking Team PhD. Kay Sweetie Giova Nustayan. Thank you so much. And of course, kay Miss Janice Sinmon yun. Shout out. Shout out sa aking sister na si Pelgrick Baby Jay the Boss. Siyempre ang aking mommy na si Mommy's Home Channel. At sa lahat ng mga team ng Team Magi, mega shout out. Team Canada and Team Philgrim. Siyempre, isa-shout out natin yung ating very helpful na si Ate Jonna and Malaysia. At siyempre sa Power Watch. Lahat po ng mga Power Watch. Mega shout out po sa inyong lahat. And of course, kay Shing Life Vlog. Ang nindot ng double mega shoutout CCE. Mega shoutout po sa lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi masyado kayong madami. Dito na tayo sa ating kusina. Ilalagay na tayo ng mantika. Konti lang po. Yung isakto lang talaga maglublob yung saging. So, para maging yummy yung ating turon, ilalagay ako ng butter. Butter sa ating oil. Yan. So, ayan. Nagpulo na yung ating mantika. Ilalagay na natin yung ating turon. Yung ating binagay.
lalo pa sa akin. Kailangan ko medium heat lang para hindi po masunog agad. From time to time, dapat i-check natin yung ating piniprito. Kasi para hindi masunog guys. Yan. Diba yung iba sa labas ng asukal? So, nagdidikit-dikit kasi siya minsan. So, ako, I try na ilagay na lang sa loob yung sugar. Golden brown. So ayan guys, luto na yung ating turon. Lagay lang natin siya sa strainer. Kailangan guys makatayo siya para mag-drain yung excess oil para hindi madaling lumambot yung ating wrapper. So, ayan na guys. Luto na yung ating turon. Ayan. Masya Allah.